The following video may contain sensitive topics. The views and opinions of the presenter to these are plainly his own. Furthermore, any and all views and opinions of the presenter do not in any way reflect the views, opinions, statements, and advocacies of his personal contacts, his family, his affiliations, and his profession. While the presenter makes a commitment that all content is original, he is obliged to cite references or acknowledge resources mentioned or used in the production of this video. This disclaimer is also written in the description below. Magandang araw sa inyo lahat, si Ian to. Magtatagalog muna ako kasi medyo importante itong sabihin ko eh. Kasi alam niyo pinapanood ko yung mga content ngayon sa YouTube, lalo na the past few weeks, ewan ko kung matatawa ako, mainis, masusuko to, whatever. Pero, ano kasi, kung naaalala ninyo yung video ni Doc Adam na dinedebunk niya yung mga ibang content creators sa Pilipino dahil sa mga kalokohan nila na pinagsasabi na talagang, may papapaisip ko eh, parang, may scientific evidence ba yung mga pinagsasabi ng mga taong to? And for some reason dahil nga parang dinedebunk nga ni Doc Adam to, kumbaga siya yung medical version or GP version or medical version nga ni Nico David, tawag ito, na butthurt yung mga content creators na to. And there's one guy in particular, hindi ko napapangalanan na, pero there's this one guy in particular na talagang makikita mo parang ginagaya yung style ni makagago eh, pero mas matinu pa rin si Mark Jason kung tutusin kesa sa creator na to. At kahit si makagago mismo mukhang ididis din tong itong creator na to. As for the sexual orientation, hindi ko na rin sabihin kasi medyo complicated nga rin, pero you know, talagang kung si Doc Adam nasusukot, si PaoLUL din. At in speaking of PaoLUL, alam niyo yun, syempre gumawa din siya ng ng sarili niyang commentary or sabihin natin content tungkol sa pinakita ng video ni Doc, or parang in-upload na video ni Doc Adam. At kahit papaano may sense. Ito ngayong creator na to, pagkatapos niya kay Doc Adam, si PaoLUL naman ang pinunterya. And nakakatawa na nakakasukot, pati mga cancer eh nasukutan din sa kung paano niya binigkas yung pangalan niya eh. Kasi PaoLUL yun eh, PaoLUL yun yung pangalan niya. Ang ginawa, PaoLUL with the exaggeration dun sa ulul. So parang tang ina lang. natatawa na ako na nasusukot or whatever. Pero alam niyo na hindi mo nakakabuisit. Pero alam niyo yun, sobrang cringy lang talaga na after 10 seconds close mo na yung video. Stop mo na yung video, wag mo nang panoorin, parang you had enough, parang ganun. And with that, nalaman ko lang din, actually matagal ko na rin alam, pero medyo itong hinala ko kasi if you all know me, pumasok ako sa UST, graduate ako doon. And in one of the very early videos of PaoLUL, kumbaga parang nag-apology video yata siya. I think this was 2018. Tapos parang humingi din siya ng paumanhin dahil sa mga medyo hindi pampamilyang content. Kasi prior to his fame, meron siyang page na puro mga kasukutan talaga na kahit si Pao mismo ayaw na niyang maalala. And back in 2018, gumawa siya ng apology video. And parang finiture niya ito sa latest video niya. Ilalagay ko lang sa disc, dyan sa taas at sa description sa baba.
ang ano niya, ang punterya niya ay yun nga, parang kung mag-apology video ka, eh maging sincero ka. And somehow naging sincero si Pao. At ang nakakatawa kasi doon, kasi dahil doon ginawa na niyang basurahan ng Reddit niya, yung Reddit ano niya, page niya. Pero okay lang kasi kahit papaano eh, may ano din doon, may filterin din na nangyayari doon para pag nilagay niya sa content niya sa YouTube, eh ano na, maayos na. Siguro doon sa mga ano niya, mga members na ng ano niya, ng channel niya, nag-donate na sa kanya, mga talagang legit na cancer. Eh ano, kahit papaano eh nakita nila ng mas maaga and all that. So kung sakali lang naman ah, natutuwa at natatawa kayo sa content ni PaoLUL, mag-subscribe kayo sa kanya. At kung kaya ng bulsa ninyo, mag-donate din kayo sa kanya. Ewan ko nga kung magpa-Patreon na rin yung loko na yun, pero may merch din yun, so supportahan yun lang. At ang dahilan ko kung bakit sinusuportahan ko yung lokong yun, nalaman ko lang, matagal ko nang alam, parang isang taon na rin, pero dahil doon sa video na yun, yung parang ano niya, yung take niya doon sa mga apology videos, I'll get back to that in a few moments. Pero na ano ko, nakita ko lang doon na yung ano niya eh, yung t-shirt kasi niya, familiar, pero hindi ko na naabutan. Kasi as I said earlier, yun nga, pumasok ako sa UST and I graduated with a degree in Communication Arts. And hinala ko lang to ah. Ewan ko kung patotohanan to ni Pao at ng mga cancer o yung mga ano, mga kakilala talaga niya. Pero malamang sa malamang, CA din ang kinuha ni Pao sa UST. Kasi doon sa video, yung parang naging apology video niya na may green screen sa likod, parang nakita ko may faculty off. Tapos nung nagano na siya, yung parang gumanon, lalagay ko na lang sa thumbnail ng ano ng video na to, yung hinala ko. Kasi nakita ko the Faculty of Arts and Letters. Pucha, AB yun. so talagang parang confirmed na tumasino si PaoLUL. So at yun yung dahilan ko kung bakit ano, ginagawa ko tong video na to, kasi susuportahan ko talaga yung lokon na yun kahit na medyo suhot at hindi pampamilya yung mga content niya ng mga cancer na ano niya, followers at fans niya and whatever. Pero yun nga, dahil parehas kami ng tigre at pinupunterya ng siya ng isang content creator na sobrang sukot talaga, kakampi talaga ako sa kapwa tigre ko, that's for sure. Etong suit ko, nasuot ko na siya dati. This is also the reason why I'm wearing this, kasi alam niyo yun, parang suporta din kay Pao, tsaka para malaman din niya na parehas din kami ng college na pinuntahan bilang mga tumasino. So ayun lang, so natutuwa lang ako na ganun nga ang ano, ganun nga yung coincidence. Kumbaga na-solidify lang yung ano, yung hinala ko na tumasino to si Pao. So yun lang, talagang masasabi ko lang talaga na good luck sa iyo, Pao. Basta kailangan mo ng tigre, ano, ng kasamahang tigre din, sasabay talaga ako, that's for sure. So part 2 ng ano ko, ng video ko, medyo hindi man mabigat, pero ano lang, tama lang din. Kasi balik tayo kay Doc Adam, yun nga, dun sa ano na yun, sa content creator na yun. And recently, ayun nga, may mga kalokohan din nangyayari. For a change, hindi prank, pero
ano pa rin, parang hindi pinag-isipan mabuti yung content. Now, I'm not gonna name names as well again, pero there was this two YouTubers na couple na ano, parang nag-livestream yata sila, and there was this scene na parang may ginagawa sila on behind the pillows kasi sa sofa sila nag-livestream, tapos tinatakpan nila yung mga katawan nila ng ano, ng unan. Now, ayoko malinis dito mga kababayan, pero at naiintindihan ko na may ano din tayo, may mga ganto din tayong urges, and kahit ako kahit ako at ang better half ko dumaan din kami sa ganyan. Ang pinagkaiba lang namin we just did it na kami lang. I mean, walang nangyari, pero alam niyo yun. Syempre, since it's young love, talagang mapuso ka talaga eh. Yun yung ano eh. I mean, ganong level din nung ano dun sa couple YouTuber na yun. Ang mali lang kasi sa dalawang to, ang nangyari kasi, ni-record nila, ni-livestream nila. Kung sila-sila lang yun, okay lang eh. Okay lang. Kasi sila lang din ang makakita nun at mahihiya din sila eh. Kung tutusin nga ano eh, mali nga yung ginawa nila eh. Kasi mahihila lang sila pababa ng mga ginawa nila eh. Yun lang ang ano ko ah. Yun lang ang take ko dun ah. Pero ayun nga, talagang sayang at ano, at kung marami na rin subscribers yung ano na yun, yung couple YouTuber na yun. No, it's not Jamil, okay? So hindi yun yung Jamil, medyo ano lang, parang nasa mid tier or low tier. At meron pang isa na YouTuber din na ayaw sabihing nag-bash eh, pero alam mo yun, yung meron kasi siyang mga ginawa din na medyo tagilid din. Specifically, parang dinusta niya yung mga naghahanap buhay. Kumbaga, parang, ewan ko ah, parang, nasabi lang kasi niya na magsumikap kayo para hindi kayo magaya kay ganito. Doon pa lang sa sentence na yun, ano na eh, mali na eh. Kumbaga, instead na ganun, dapat sana nasabi niya, magsumikap kayo para katulad nitong ano na to, nung tao na to na naghahanap buhay ng marangal, eh maka-asenso din. Kumbaga, hindi hilahan pababa ang ano, hindi hilahan ang pababa ang buhay. Okay? Yun lang. Hindi hilahan pababa ang buhay. Dapat nga tinutulak natin ang isa't isa pataas eh. Okay? Ang hirap kasi sa atin mga kababayan, utak ta lang ka tayo eh. Yun ang ano eh. Yun ang sakit natin lahat eh. Instead na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa para sabay-sabay tayo umangat, nag-uunahan tayo. Nasabi ko na yun sa ibang mga videos ko sa English. Ito, tinatagalog ko na nga lang eh. Pero, ayun nga. It's really stupid for these kind of folks to think this way or say the things that they say. Ang mahirap pa dun eh, medyo marami-rami na rin ng ano, or malayo-layo na rin ang narating din nila, mga nasa 100,000 na ang subscribers nila,
parang masasabi na talaga silang influenza is the influencer. Ang masakit eh na ganito eh, na hindi na dahil lang sa mga kalokohan ng iilan na hindi pinag-isipan ng content nila sa social media, and lahat tayo na gustong di man sumikat pero gustong gumawa din ng content na maayos, na may quality, na may na dekalidad, na umangat din dahil nasasapawan tayo ng mga mga low class entertainment pa eh. Ewan ko kung mali ang sinasabi ko, pero parang ganun eh. And to give you some worldwide context, for some reason, ewan ko kung paano to nangyari. Kasi in the past few weeks, alam natin na nagkakaroon ng beef ang si Kim Star ng Drama Alert at si Ethan Klein ng H3H3, na parang nadamay na rin si Muta Har ng Some Ordinary Gamers. At ito si Muta, just last night, just last night from this recording, gumawa din siya ng video kung saan parang natuwa siya na kahit na mortal na magkaaway tong si Kim at si Ethan, kahit papaano nailigtas niya yung career ng iba sa mga commentarista sa YouTube sa Amerika. I don't know the full details. Ilalagay ko lang sa description sa baba yung video ni Muta sa Some Ordinary Gamers. Pero ang bottom line nito kasi, ang nangyari, parang nag-delete yata o na-demonetize yung ilan sa mga videos ng mga dekalidad na YouTubers sa content community or sa commentary community. And sinubukan nilang humingi ng suporta sa YouTube, pero puro mga bots lang ang nako-contact nila. So parang both Kim and Ethan on their own did some legwork and told their contacts on YouTube na may nangyari ng ganito. And it's a good thing that it was a glitch, kasi yun yung sinasabi ni Muta, parang yun yung nangyari. Buti na lang glitch lang yun at kumbaga na-resolve ba din kaagad. And kahit na mortal na mag-aaway itong dalawang to, kahit papano nakaambag sa YouTube community and in general. So it just makes me think, dahil ba to sa mga ginagawang videos, yung mga karamihan na ginagawang mga videos dito sa Pilipinas na sobrang sukot? I don't know. Pag-isipan yung mabuti yan. It's up to you how to discern how it goes. Pero para sa akin, naka-apekto yun, panigurado. Ang ano ko lang dito, bottom line ko lang dito kasi, kailangan kasi pag-isipan din natin mabuti yung yung mga pinagsasabi natin, kokomentan natin, yung mga ginagawa natin, lalong-lalo na at lahat tayo ay nasa social media na ngayon. Sobrang init na nga ng nangyayaring rap game sa hip-hop community yung Tangalo Records napipilitan silang gumawa ng mga diss tracks dahil parang iniitsapwera sila ng mga baguhan. At itong mga baguhan na to, isa pa tong mga gagot kalahati din na wala silang respeto.
I mean, I'm no hip-hop aficionado. I only listen to them dahil sobrang ganda ng ano nila, ng mga, I mean, kahit pa paano, eh, may, ano, may meaning din yung mga tula din nila. Kasi technically, ang mga rap naman eh, mga tula nila, na nilagyan lang ng musika. Ang ano ka lang dito kasi, mainit na nga ang rap game. Sasaw-saw o daragdag pa dito yung mga cringy na content, yung mga hindi pinag-isipan na content. Parang nabababoy ang mga platforms dahil sa kalokohan ng iilan. So, ewan ko ah, that's just how I say this. I've been rambling for 20 minutes straight at sa totoo lang, hindi dapat ako gumagawa ng videos ngayon. Pero, napilitan na ako eh. Ngayon pa lang eh. Napilitan ako kasi ang ano eh, ang kailangan eh. Kumbaga, walang basurero kung walang basura. I think nakita ko to sa isa sa mga comments ni PaoLUL. Pero, yun nga eh. Walang basurero kung walang basura. At, hindi mas naaawa ako kay Pao. Pero, kahit pa paano eh, I still have the gratitude. Kumbaga, tulungan lang to, tulungan to ng dalawang Tomasino eh. Tomasians helping Tomasians eh. Kumbaga, hindi mas dinidepensahan ko kumbaga si PaoLUL. Pero, mali din kasi yung mga tira sa kanya. At sa totoo lang, ayoko ng patulan. Pero kasi, ano eh, in the first place, ang labo na nga ng ano eh, ng content nung naninira sa kanya. So, ayun lang. That's just me, a Tomasian, helping a fellow Tomasian. At, and then some. So, hindi ko alam kung lalagyan ko to ng ng subtitle para sa mga foreign viewers ko, kung meron man. But maybe in the next few videos, if not this month, on the next, I'll go back to the English format. At may niluluto din kasi ako na podcast na medyo iba ang ano content. So, yun lang naman ang sa akin. And tingnan ko kung paano ko i-edit. Ewan ko nga kung sobrang minimal na edit din to, pero bahala na. So, yun lang. At paano ko tatagalogin yung closing spiel ko. Anyway, with all that said, this is Ian reminding you that at all times, be the salt of the earth and the light of the world. Sa bawat araw ng ating buhay, maging asin ng sanlibutan at liwanag, asin ng lupa at liwanag ng sanlibutan. So, hindi ko alam kung bakit ko tinagalog yun. Pero, until then, hanggang sa muli, see you next time. Bye guys.